Narito ang mga signs of toxic marriage na dapat mong bantayan sa isang relasyon at mga dapat gawin upang ang pagsasama ninyo ay maisalba pa. Ang una na signs ay ang matagal na kayong magkagalit at hindi nag-uusap ng iyong asawa. Ang hindi pag-uusap ng isang mag-asawa ay hindi magbibigay ng solusyon sa kanilang problema. Sa halip ay mas pinapalalim pa nito ang hindi pagkakaintindihan sa pagitan nila. Kaya naman, mas mabuting maging open sa isa't isa. Sabihin ang naiisip at nararamdaman at magtiwala sa iyong asawa dahil ito ang susi sa pagkaroon ng masayang pagsasama. Ang pangalawa na signs ay palagi niyong isinasawalang bahala ang mga maliliit ngunit mahalagang emotional issues na inyong nararanasan. Sabi nga ng kasabihan, ang isang salita kapag nasabi na ay mahirap nang bawiin pa. Ito ay nagdudulot ng sugat na kapag naulit ng naulit ay mas lumalalim at nahihirapan ng gumaling pa. Kaya naman, mas mabuting kahit maliit na issues ay hindi na pinag-uusapan, lalo na kung ito ay may kaugnayan sa pagkakaroon ng sama ng loob sa iyong partner. At higit sa lahat, ay laging isipin ang nararamdaman niya bago magbitiw ng mga masasakit na salita. Ang pangatlo na signs ay paulit-ulit kayong nag-aaway at mas lumalala pa ito sa pagdaan ng araw at panahon. Ang paulit-ulit na pag-aaway ay maaaring magdudulot ng frustration sa isang pagsasama, lalo na kung ito ay palala ng palala. Ito ay maaari namang maiwasan. Gawin ito sa pamamagitan ng pag-step back kung nagsisimula ng uminit ang usapan. Iwasan ang name calling at magkaroon ng ground rules sa inyong pag-uusap at hindi pagkakaintindihan. Ang pang-apat na signs ay palaging napupuna ng iyong asawa ang lahat ng iyong ginagawa. Panglima na signs, isa sa inyo ay laging nagtatago ng sikreto o hindi nagsasabi ng totoo. Ang isa sa pangunahing sinyalis ng toxic na marriage ay kapag nagsisimula na magtago ng sikreto ang mag-asawa sa isa't isa. Dahil ito ay pinagsisimula ng pagkasira ng tiwala na inuugnay madalas na sa panluloko o pagtataksil sa asawa. Bagamat minsan ito ay ginagawang paraan upang maiwasan ang pagtatalo, hindi... Ang pang-anim na signs, kapag ikaw ay nagsisimulang gumawa ng social activities nang hindi kasama ang iyong partner at pinararamdam niya sa'yo na mali ito. Ang pang-pito na signs ay kinokontrol ng iyong partner ang lahat ng kilos at ginagawa mo ang pagpapakita ng controlling behavior ng iyong partner ay palatandaan na siya ay insecure o may ikinatatakot. Maaring ito ay ang mawala ka sa piling niya, bagamat ito ay patunay ng pagmamahal niya sa iyo. Masama naman ito sa inyong pagsasama dahil nagpapakita rin ito ng kawalan ng tiwala, kaya mas mabuting kausapin siya, alamin ang kanyang nararamdaman, at siguro ang pangwalo na signs ay isa sa inyo ay nagluloko o nagtataksil. Ang cheating o napanluloko ay ang numero unong violation sa isang relasyon. Madalas kapag ito ay ang issue ay tuluyang nasira ang pagsasama. May mga pagkataong maaari nitong maisalba ng maayos na pag-uusap sa pagitan ninyong dalawa. Ngunit mas nakakatulong ang pakikipag-usap sa professional therapist. Ito ay upang matukoy o kung ano ang naging dahilan ng pagtataksil. At ang pangsiyam na signs ay unti-unting nawawala na ang iyong self-worth o pagpapahalaga sa sarili. Ang isang relasyon ay dapat nagiging daan upang mas mag-improve ka bilang isang tao, hindi upang mawalan ka ng pagpapahalaga sa iyong sarili. Kaya kung nagsisimula ka na mawala ng self-worth at nagsisimula ka ng tumigil sa paggawa ng mga bagay na nagpapasaya sa'yo, ay magdahan-dahan ka na. Tingnan ang bawat aspeto ang inyong relasyon at pagsasama. Kausapin ang iyong partner at maging matapat sa kung anong maitutulong niya sa'yo. Ang pang-sampo na signs ay wala ng affection ang inyong pagsasama.
Natigil na ba ang dati mga exciting niyong dalawa o kaya naman ay hindi na kayo naglalambingan tulad ng dati? Palatandaan ito na unti-unti nang nawawalan ang inyong affection sa isa't isa, imbis na tanungin o hintayin ang iyong partner na kumilos para maayos ito ay mabuting mag-isip sa kung anong iyong magagawa upang mas mabigyan ng pansin ang inyong relasyon. Maaring kayo ay lumabas para mag-date sa isang lugar na magbababad. Ang pang-11 na signs ay nagkakaroon na kayo ng physical confrontations o nagkakasakita na. Ang pananakit ay hindi maganda sa isang pagsasama. Isa itong palatandaan na nagsisimula na mawala ng pagmamahal at respeto ang bawat isa. Kung ang pananakit ay sobra na at patuloy na ang batuhan ng masakit na salita, mas mabuting magpapahingan mo na ang relasyon. Bigyan ng break ang bawat isa upang makapag-isip kung ang relasyon ay dapat pa bang ituloy o hindi.